Hi guys! Welcome to my vlog! So for today's video, papakita ko sa inyo to ngayon. Unit ko, ang tawag dito is Cooper 6-seaters. Ang SRP pala nito guys is 95,000 and naka-promo cash price po tayo ngayon ng 69,998. Kaya sa mga gustong bumili, bumili na po kayo. I-PM nyo lang po ako or lalagay ko na lang po yung contact number ko dito sa baba. Location po namin is sa Visayas Avenue, Quezon City. Nawi-waste naman po kami RFM Electric Drive. Bihin nyo lang po na nakita nyo yung video ko, then nakausap nyo po ako. Ang specs pala po neto is 60 volts, 32 ampere, 1,200 watts na po siya. Tapos, ang range kilometer niya po, 40 to 60 kilometer po. Depende po yun sa bigat ng sasakay. Siyempre, kung mas mabigat po yung sakay ng e-bike, mas maliles pa po yung kilometer na matatakbo. Tapos, ang charging hours niya po is 4 to 8 hours or 10 hours. Depende po yan. Kung super low bat po, pwede nyo pong 8 to 10 hours. Ganun pa. So, dito nga pala guys, meron tayo ditong crown light. So, ayan, pwede mo siyang atras avante. Ayan, adjustable po siya. Ayan, baba lang natin para dyan lang sa baba. Tapos, ayan, meron tayong side mirror. Meron na rin tayong signal light dito. Ayan, natutupi-tupi din po siya. Tapos may wiper na rin po siya, automatic wiper. Tapos meron tayo ditong basket. Lagyan nyo ng lock. Para safe po yung gamit na iiwan ninyo. Ilaw po niya is LED na rin po siya. Tapos yung size po ng gulong niya is size 8, 190 by 8. Tapos ayan, dito naman meron tayong mini electric fan. Tapos steering wheel na rin po yung ating manubela. Tapos ito po, ganito po yung ating digital gauge. Meron na rin siyang back camera. Tapos, ayan, nilagyan ko na siya ng Moto Wolf CP holder. Tapos, ayan, guys, magpa-register na kayo sa Quezon City Hall. E-bike ninyo, register nyo na po para legal na po kayo sa daan. Kahit mahuli man kayo, may mapapakita po kayo, okay? Tapos, ayan, guys, may kasama na siyang side cover. Ito yung susi niya. Bali, hindi ko nilagay yung alarm. Wala lang, ayoko lang. Safe naman din sa amin. Tsaka hatid sundo lang naman ako sa estudyante. So, pag inon natin to guys, ayun yung makikita nyo. Yan po yung digital gauge niya. Tapos, meron tayong back camera, ha? Tapos, ito po yung crown light. Tapos, ito yung high, medium, and low. Kung ano po, yung speed po natin. Siyempre ako, lagi akong naka-high para mabilis. Tapos, ito po, pinalagay ko lang to. Voltmeter po ang tawag dyan. Para nakikita ko kung ilan pang volts yung aking battery. Kasi, nung wala pa akong ganito, nalobatan ako, hindi ko kasi kabisado dito. Kasi, 5 bar po siya eh. Pero naano ko na, napansin ko na rin pag nababawasan na siya ng 2 bar, nag-3 bar na siya. It means, ano na siya, mabagal na siya, palubat na. Tapos ayan, yung steering niya na rin siya. Smooth niya lang i-drive. Mas gusto kong i-drive to guys kaysa yung tri-wheel. Tapos ito yung busina. Meron din dito. Tapos yung wiper niya guys. Ayan. Ito po yung wiper niya. Up and down lang. Tapos, ito yung signal light. Ayan. Tapos, ito yung kabila. Tapos, yung headlight, ayan, nakikita nyo mag-blue siya. Ayan. Tapos, may hazard din ito. Ayan, di ba? Ang ganda, di ba? May stereo din ito, guys. Kaso, kinuha ko na ito, nasira na siya. So, pinapalitan ko siya kaya ayun, wala pa dito, hindi ko pa nakakabit. Tapos ito guys, yung view sa harapan. O, diba? Ito may mini fan pa tayo. Pasensya na ang ingay ng baby ko. Tapos ito, nagpalagay ako ng Moto Wolf CP holder para pag nag-video ko, ganyan-ganyan. Tapos ito palang electric, mini electric fan ko. Malakas din yan guys ha, tapos pwede siyang umipot.
Pasensya na, madumi yung e-bike ko kasi syempre nagtag-ulan, hindi ko pa na-wash. Ito yung accelerator. Pag inapaka mo na yung under na, tapos ito yung brake. Tapos ito, may mga basket, lagayan. Ang gamit nyo. Tapos nga pala guys, ito. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam tawag dito. Hans Kineme ba? Hindi ko alam. Basta yun. Ayan, nataaangat siya. Tapos itong anong upuan ko, pinalagyan ko po siya ng plastic cover para anti-scratch ng mga pusa. Huwag lang sanang tiwain, di ba? 6-seaters na rin to guys. Pwede dalawa dito sa harapan. Tapos dito, dalawa din. Tapos sa likod. Ito yung, ano niya, view niya pag nasa likod. Tapos guys, itong bubong niya pala is matibay na. Hard plastic na siya. Hindi gaya ng ibang e-bike na pag naarawan, naulanan, mabilis siyang rumupok. Ito hindi na. Maano na siya. Hard, ano na talaga siya, plastic. Tapos yung mating ko pala guys is pinalitan ko na ha. Kasi yung mating nito, pag bumili kayo ng gantong e-bike, palitan nyo na rin guys. Kasi nga, mabilis siya mga lawang pag ano eh, pag yun, yung pag in-stay mo siya, kasi hindi siya natutuyo. Kaya pinalitan ko na lang. Ayan. Pasensya na madumi yung aking e-bike. Hindi pa kasi nangawashingan. Tapos ito naman yung handbrake. Maliit lang yung upuan niya kaysa dito sa harap. Na ito, pinakamaliit na to, nandito sa likod. Tapos ito yung pinakamalaki. Kasi ano to guys eh, na-fold to. Ito testing natin, ah, wait lang. Tapos nga pala guys, ito pala yung susian niya. Meron tayong ano dito sa likod. Susian. Pwede ka rin maglagay dito. Actually guys, to be honest, hirap niyang buksan. Kaya ang ginagawa ko, dito. Umuupo ako. Kasi, kumbaga, sobrang higpit. Kaya hindi siya nag-open agad. So ang ginagawa ko, dinadagalan ko muna siya bago ko siya buksan. O, oh, diba? Ayan. Kailangan din natin mag-isip minsan-minsan. Siyempre, bubuksan natin itong nandito sa likod. Ganito lang siya. Hilain mo lang ito. O. Oh. Oh, diba? Ganun lang siya buksan, guys. Tapos, ayan, tignan niyo yung loob. Ayan, ganyan siya. Ang luwang. Pwede nyo paglagyan ng mga gamit, bag. Ito pala yung mating niya, guys, nakasama. Ayan. Talagang as in, natagal niyang matuyo. Ilang days na bago natapos yung ulan, ilang days na hindi pa rin siya natutuyo. Kaya yung tinignan ko, oh my god, nangangalawang na siya. So, ginawa ko, ginupit ko na lang, tinanggal ko. Ang ginawa namin is tinanggal namin yung dito sa may battery. Tinanggal namin ang buo yan para matanggal yung mating niya. Ganun lang, guys. Tapos yan guys, yung signal light niya. Saka, ayan, pag nag-break tayo, umiilaw din niya. Tapos yung tapaludo ko naman, kasi nung umuulan napapansin ko, tumatalsik daw dito sa likod, so nababasa yung paan na nakaangkas dito sa likod. Kaya ang ginawa ko, pinalagyan ko na lang din ng ganito. Yung sobra na ganito, in order ko lang to guys sa TikTok shop ko. Pwede ko ilagay yung link dito sa description ko para pwede kayong bumili doon. Ayan, sukat na siya guys. Mahaba na siya. Tapos 100 plus lang, wala pang 200. Tapos din, yan, pinalagyan ko siya ng seatbelt kasi puro bata nga yung sakay ko. Actually, itong mga seatbelt na to guys, kinuha ko lang din dun sa bahay. Mga tira-tirang seatbelt ng van mo. Ito ko na lang nilagay. Tinornilyo na lang namin dito. Ayan, mga halawang na siya. Ayun, kung may mga pwede pa kayong ilagay dito sa e-bike nyo, ilagay nyo na para hindi sayang. Tapos ganito pala isara to. Medyo mabigat siya kasi may hydraulic siya eh. Ayun, nag-automatic siya. Okay. I-push mo lang ng mabigat. Ito ka pala mag-charge guys. Pakita ko rin pala sa inyo guys itong battery. Ayan,
Ito yung susian niya, guys. Ito, smooth lang siya. Smooth lang siya buksan. Pag susi mo, angat mo lang siya. Ayan. Tapos, ako na rin ang nag-ayos nito. Nilagyan ko rin siya ng mga, ano ba tawag nito? Styro. Para hindi siya na aalog-alog. Kasi hindi siya nakaano, guys, yung nakalagay sa box mismo. Yung plastic na box. Pangit naman pag karton. Tsaka hindi siya kakasya pag karton. May karton pa to kasi ito nga. Kaya ginawa ko ganyan. Tapos yung charger ko, andito lang. Nakaipit lang siya dyan. Para hindi rin siya usog-usog na ganun. Tapos nilagyan ko ng kahoy dito sa gitna. Parang ba? Tapos meron akong ginagamit sa aking pag-charge is itong timer. Pwede ko rin siyang ilagay sa description box kung saan ko nabili. 32 ampere na po yung ating battery. Kaya malayo-layo na rin yung mapupuntahan niya, guys. Kung may mga tanong pa po kayo, lalagay ko na lang po yung number ko dyan sa ano, sa baba or sa description box. Tapos text niyo na lang po ako or i-follow niyo po ako sa Facebook page ko or sa Facebook account ko mismo. Para yun, iwas tayo sa scam, guys, ha. So yun lang, guys, sana nagustuhan nyo tong ginawa kong video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Then i-share nyo na rin sa friends niyo or sa Facebook niyo para makita ng family or friends niyo. Thank you sa mga sumusuport and bumibili sa amin ng mga e-bikes. See you! Bye! Guys, test drive muna natin. Ayan natin kung gano'ng kabilis. So, fully load tayo. Siya, guys, kabilis. Hindi naman siya umaabot ng 40 kph. Hanggang 36 lang, 38 yan. Pero hindi, parang hindi naman ano to eh. Parang hindi naman totoo. Pero, check ko na lang minsan sa ano, sa cellphone, sa Waze, yata eh, sa Google, nakikita. So, gamit ko yung ano ko, cellphone ko pang video, kaya hindi ko rin siya matetest. Next time na lang. Opo. Samulahan ka po ng scooter. At wait, wait ka. So, testing naman natin dito sa pataas. Ayan, fully load tayo, guys, ha. So, nababawasan na tayo ng 2 bar. Tapos, 62 volts tong aking battery. So, carry pa din. Carry pa din siyang umakyat, di ba? Smooth lang, walang ka ano-ano. So, para naka-play pa ba? Okay, sige. Tapos yung ano niya, ito, dito sa lubak-lubak, medyo... So, dito sa lubak talagang as in, ano, hindi siya smooth na ano eh, na dahil sa sasakyan, hindi siya smooth.
Medyo matigas siya. Pero ox na din guys. Hindi naman buong kalsada eh, ano. Malubak. Hira lang naman tayo maka-encounter ng mga gantong daan na malubak. So, dito sa pababa naman, ang napapansin ko lang dito. Kahit pag hindi mo tinapakan yung accelerator, hindi siya yung tuloy-tuloy eh. Para siyang nagbe-brake. Pero pag tinapakan mo yung accelerator, ano siya, tuloy-tuloy na siya eh. Pero pag yun nga, yung hindi pa pababa, tapos hindi mo tinapakan yung accelerator, para siyang nagbe-brake. Galing nga eh. So, yun lang ang ating test drive. Thank you for watching po. Bye!